Abot na kita kaning 1 hour. Kaya punta dok mag-abot 1 hour. Chika-chika lang dok. More chika more. More chika more service. Salado natin din to, mga ka-distract. Di-distract ako sa mga tao. As much as possible dok. Ano kita ha? Itong pinaka. Pinaka. Mababaw. Mababaw? Okay. Pinaka mababaw ng words. Tapos nagpara sabi ako sa entertainment.
lahat. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture for giving the College of Veterinary Medicine this opportunity na ma-share ang aming mga programa. So, maraming maraming salamat po, lalo na po sa ating mga tagapakinig, sa mga nag-register po sa aming Google Form, at sa mga nanonood po sa Facebook Live. So, maraming maraming salamat po at sana po ay may mapulot po kayong dagdag kaalaman sa umagang ito. Ako po pala si Dr. Marie Rachel Jane Cornejo, isa pong faculty member ng College of Veterinary Medicine. Ang akin pong kasama ngayon ay si Dr. Oliver Salvacion, veterinarian in charge po ng mga animal farms ng CBSUA. Good morning po sa lahat ng nanonood. So ngayong umaga po ay muli po namin ipapakilala sa inyo ang CVM Kaagapay. So last time po na andito rin po ang College of Veterinary Medicine ay na-discuss po namin yung CVM Kaagapay at ang ear or ethical animal research. Ngayon po, babalikan po namin kung ano yung CVM Kaagapay. So kaalaman po. So dito po papasok yung aming awareness, appreciation and animal welfare promotion na project. So dito po isa po sa mga objectives po ng aming proyekto is animal welfare, responsible pet ownership, zoonotic diseases, and mga seminars po na tungkol po sa animal production and lalo na po sa animal health. And since we also promote po the One Health concept, kasama na rin po yun. Another project po namin is Gabay. Ito na po yung papasok dito yung mga veterinary missions. So, dito po papasok yung spay and neuter ng ating mga companion animals, ng mga aso, ng ating mga pusa, anti-rabies vaccination drive, and other animal husbandry procedures. So, pwede po kayo mag-request sa amin sa college. Isa rin po kasi itong paraan upang ma-expose rin po namin ang aming mga clinicians sa mga management practices po na ginagawa sa farm. And last po namin is payo. So, example na rin po to pag kami po bilang mga faculty members is maging consultant po ng ating mga trainings, marriage programs, for your seminars, etc. So, if meron po sa inyong interesado po mag-invite sa College of Veterinary Medicine, we are very willing po for any services po na kaya naming ibigay. And of course po, pwede po kayong mag-comment po sa comment section po ng video ito para po i-coordinate na lang po ni Extension Services Division yung mga request niyo po. So, sa umaga nito, so yun po yung aming CVM Kaagapay. Ngayon po, ang i-discuss po namin is Kaalaman Project. Again, it's the Awareness, Appreciation, and Animal Welfare Promotion. So, ngayon naman po, since last time po ang na-discuss namin is Animal Welfare and Responsible Pet Ownership, papasok po this morning ang zoonosis. So, Doc Oliver, ano po ba ang zoonosis? So, yung zoonosis, simpleng salita, yan po yung mga sakit na pwede nating makuha sa ating mga alagang hayop. Lalo na po pag yung hayop natin hindi siya protected, especially in unvaccinated animal. So, marami pong sakit ng hayop na pwedeng makuha ng tao. So, lalo na po yung kung hindi tayo nagpa-practice ng proper hand washing, pag nag-handle ng animal, pag hindi tayo hindi natin dinidispose ng maayos yung mga waste product or even yung mga dead animals, pag hindi siya na-dispose ng maayos, so pwede siyang makakontaminate ng environment na pwede rin na maapektuhan yung ating yung mga tao. So, marami pong, napakarami pong sakit na i-discuss namin ngayon na mga zoonotic diseases na tinatawag galing sa hayop papunta po sa tao. So, Doc, pwede rin, di ba, galing po sa atin sa mga tao? Yung, pwede rin tayong mag-transfer sa hayop ng sakit. So, balikan siya, parang circle o paikot-ikot lang. So, depende po yan sa hygiene practice ng tao, then depende yan sa pag-alaga natin dapat maayos para maiwasan itong ganitong mga sakit. So, kaya, siguro Doc, pasok natin ulit yung One Health concept. So, ito po, yung human health, animal health, at ang environment ay parang magkakasama po na dapat protektahan
para hindi po maapektuhan ang mga tao, ang ating mga hayop, at ang ating environment. So, siguro Doc, start muna tayo. Siguro enumerate ko po muna yung mga target po natin na mga diseases na i-discuss ngayong umaga. Sana po abutin po tayo sa isang oras na schedule ngayong umaga. So, siguro number one po, we have rabies. Pangalawa po, leptospirosis. And gusto po namin i-introduce yung mga neglected tropical diseases. So, dito po papasok yung cysticercosis, echinococcosis, fasciolosis, schistosomiasis, lymphatic filariasis, tapos siguro banggitin rin natin yung dengue, and of course, soil-transmitted helminths. Parang ano, di ba po, mga tongue twister po yung mga pangalan. Pero later po sa aming discussion, itatry po namin na as much as possible po maibigay sa inyo yung mga dapat nyo pong malaman at para po maiwasan natin ang mga sakit na ito. So, siguro Doc, start tayo sa walang kamatayan. Walang kamatayan. Na rabies. So, okay, so. Rabies. So, ini po itong rabies na sakit na to. Ano to? Kung maaalala mo Doc, 'di ba, may program dati ang government na End Rabies 2020, which is hindi siya natupad. Kasi talagang simula pa po nung unang panahon, so yung mga panahon pa siguro ng mga kupong-kupong, talagang may rabies na. So, may vaccine tayo, may vaccine mamaya discuss natin, pero hanggang ngayon po hindi pa rin nawawala 'tong rabies. So, una, ano po ba ang rabies? So yung ang rabies po, virus siya, kagaya ng ating COVID, o virus siya, na pag sinabi pong virus, hindi siya mabubuhay kung alone lang siya. So kailangan niya ng living host. Organism. O yan. So pag nasa environment, pwedeng, hindi siya mamamatay agad, pero pwede siya dyan magstay hanggang makahanap siya ng host. So yun po ang virus. So yung rabies virus po, pag na-infect nito ang animal or even the human, so in majority ang inaatake niya po yung ating utak. So parang in sa maikling salita, sakit siya sa utak, yung central nervous system natin. So pag yung rabies natin, pag yung tao o yung hayop na nakakuha ng rabies may lumabas na signs or symptoms, wala na siyang gamutan. O parang kumbaga doon sa San Lazaro, nandun kung mapapanood niyo po yung mga patient doon sa hospital ng San Lazaro, yung rabies ano nila, area or ward yata yung tawag, or rabies isolation area nila. Kung mapapanood niyo parang nababaliw. Kasi hindi, di ba Doc, hindi naman lahat po ng hospital sa Pilipinas is equipped po or kaya pong mag-handle or pwede pong mag-confine po ng mga rabies cases. Kaya, kasi sabi nga po ni Doc kanina is, mahirap siyang gamutin pag may mga signs na. Mga symptoms na ito. So yun, kung mapapansin nyo dun sa, kung makikita nyo yung mga infected humans, nagwawala, parang nababaliw, naging matapang, naglalaway. So, paano nila nakukuha yung gano'n na sakit, yung rabies? So, paano pa siya nakukuha? So, marami pong pwedeng mag-cause ng rabies. Hindi lang po yung sikat na aso pusa natin. Nangyayari lang kung bakit laging dog and cats yung pinakang pinagmumula ng rabies is kasi yun yung pinakang domesticated na animal, di ba? So yun yung lagi natin kasama araw-araw. Pero hindi lang po dog and cats ang pwedeng magkaroon ng rabies. So pwede rin siya sa cattle, pwede siya sa pig, sa horse, basta mga mammals po pwede siyang magkaroon ng rabies. So hindi pwedeng magkaroon ng rabies ang manok. Manok, ibon, isda. So hindi siya pwede. Mga warm-blooded mammals po ang nagkakaroon ng rabies. So paano siya napapasa sa tao? Paano siya napapasa sa ibang animal? So unang-una, bite. So halimbawa, hindi natin alam na yung aso matapang, hindi natin kilala na bigla tayong kinagat. So possible po tayong magkaroon ng rabies? Mataas po ang chance kasi in normal behavior of the animal, especially pag wala sila sa wild, hindi talaga sila, especially yung mga domesticated animal, though hindi lahat ng domesticated animal mabait, pero majority ng mga domesticated animal, kasi ginagawa natin silang pet, araw-araw natin kasama, hindi talaga yung nangangagat. Pero na lang kung hindi kilala. Saka pwede pera na lang po yung aso may trauma. Yan. Kung may trauma na may experience siya ng pinubugbog ng owner, so pwede siyang mangagat. Pero yun yung pinakang main transmission ng rabies, kagat ng aso, kagat ng pusa, or yung ibang animal. So hindi, siguro hindi lang siya common sa ibang animal like the cattle or yung baka natin or horses, kasi hindi naman kumbay nangangagat yung saka usually nakakulong sila. Nakakulong sila. So bira din yung
exposure natin sa kanila. Kung meron man, ang high risk lang dun sa mga animal na yun is the handler, oh, yung mga farmers natin, yung mga caretaker. So, yun. Pangalawa, saan po ba natin, yung pangalawang pinakang pwedeng maging cause para magkarabis tayo is yung kalmot, yeah, yung scratch po ng animal. So, paano naman po, may nag-question yan daw, paano ba siya natatransfer through scratches na di ba laway yung siya, ano? Yung laway yung main, parang, ang tawag dyan, yung parang main carrier. Oh, yan. Parang carrier ng rabies. Sa laway siya. Paano siya natatransfer sa kalmot? So, syempre po, di ba, especially yung cats natin, mm-hmm, naglilik sila, nagbubrong sila ng sarili mm-hmm nila. So, pwede siyang maiwan dito sa mga kuko. Mm-hmm. So, yun, pwede siyang mangyari. Pwede po ba siyang matransfer na sa dugo or sa, alimbawa, naki-isyoso ka lang? O, pwede po siyang matransfer. Sa pagiging chismosa, pwede siyang matransfer. Why? Example, we have a rabid dog na gumagala-gala. Since na ugali ng Pilipino na mahilig maki-isyoso, di ba? Mm-hmm. Minsan, pinag-iipon-ipon na nila yan. So, gano'n po kadelikado itong rabies. Pag natalsikan ka niya, kahit talsik lang sa mata, sa loob ng ilong, o sa muso, yung mga malinipis na part ng ating katawan, especially yung eyes, nose, and yung mouth natin, pwede ka na pong ma-infect. Ganun siya katindi. So, hindi siya basta-basta. So, kaya, ibig sabihin, pag nakakita kayo ng rabid animal, much better, lumayo ka na lang kasi delikado talaga siya. Inuulit ko po, pag lumabas na yung sign ng rabies sa tao o sa hive man, wala na po yung gamutan. Igagapos ka na lang doon sa San Lazaro, ikukulong, then hihintayin ka nilang mamatay. Kasi wala po talaga. Wala talaga siyang treatment. Hindi naman po saan ang hihintayin mamatay. Although, gagawa rin po sila ng mga interventions. Pero, yun nga, wala talaga pong, ano lang po, bilang lang po sa kamay, bilang lang po sa kamay, yung mga nakasurvive po sa rabies. Yung isa po, parang inindus coma pa. Yeah. Para ano, pero pagkatapos na po makasurvive, hindi na po siya nakakalakad kahit po yung pagsalita kasi yung mga muscles niya is parang nag-atrophy or lumiit talaga. Basta po, kumbaga, hindi po, hindi lahat ng cases po ng nagkakaroon ng signs and symptoms ng rabies nakakasurvive. So, yun na po, papasok yung 100% fatality po pag hindi po naagapan ang rabies. Pero dagdag po lang, meron kasing isang speaker, nakalimutan po kung sa Thailand ba yun, dun sa isang convention natin sa mga vets, nagkwento siya na parang meron daw isang aso na chilling, naglalakad-lakad lang siya dun sa community dun sa Thailand. Tapos, parang, di ba po yung mga aso, mga social animals po kasi yan. Hmm. So, parang lalapit sila dun sa ibang aso, mag-aamuyan sila. Meron daw pong isang aso, normal lang po siyang aso, hindi siya asong ulol, hindi siya ganun ka-agresibo, pero lumapit po siya doon sa isang aso, parang nag siya ng friendly bite. Mm-hmm. So, pwede pong nasugatan yung asong nakasalumuha niya. Tapos, lapit na naman siya sa ibang aso, friendly bite na naman. And later po, after 2 days po ata or 1 day, namatay po yung aso. Yung ulo po ng aso, sinend po nila sa laboratory at tinest, positive po siya sa rabies. So, hindi po lahat ng cases ng rabies is may signs ng asong ulol na makikita natin. Meron kasi tayo, di ba, yung dumb form at ng aggressive form. So, parang ganyan. Yung rabid animal, yung rabid animal po na tinatawag. Especially, gawin natin example yung dog. Yung mga rabid na dogs, ano po yan usually, aggressive sila. Mm-hmm. So, yun yung pinakang main transmission ng rabies kasi nangangagat talaga sila. So, kahit ano yung kahit anong bagay na makita nila, pag yung aggressive type ng rabies ang lumabas doon sa animal, lahat ng bagay na gumagalaw kagad niyan. So, yun yung pinakang main na sintomas na yung aso natin or palatandaan na yung aso natin is infected with rabies. Pangalawa, yung mga nakikita natin sa movies, di ba, yung mga naglalaway na parang ulol. Oo. So, yan. Nangyayari po yan sa animal kasi nagkakaroon sila ng mga paralysis ng muscle nila, especially dito sa mouth part na ng animal. So, same symptoms po yan sa human. Mm-hmm. So, naglalaway din po ang human na infected ng rabies. Pangatlo,
pwede po nating pwede po tayong makakita ng rabid infected animal na hindi ma hindi siya aggressive, hindi rin siya naglalaway, pero parang matanglay. So, alam mo, tamed siya or naka nandun na siya sa tabi. Yung mga animal na yon, yun po yung animal na takot sa liwanag. Yan, kasi yung pong rabies, may kasama po yan na parang sensitive sila. Yan, sensitive, nagiging sensitive sila sa tubig, sa hangin. Yung sa tubig, mapapansin nyo, kaya hindi nakakainom yung animal, actually hindi naman talaga takot eh. Oo, hindi takot sa tubig. May masakit or may yung paralysis hindi na nakakalunok. Kinukos nung virus doon sa animal, yun yung reason kung bakit hindi sila nakakainom. Parang hindi takot na silang malunod. Sarili nilang laway. Same with sa hangin, yun din yung cause niya. Actually, hindi siya talagang takot. Yun lang talaga yung, hindi niya lang talaga nila kayang lumunok. Kasi pwede nga silang malunod. Yes, pwede silang malunod. Pero parang ano po, sabi nga ni Do kanina, ang rabies po is kahit nung ancient times pa, meron na pong cases ng rabies. Kahit po before Christ, meron na rin po talagang cases ng rabies. So kung kilala niyo po si Dracula, di ba? Di ba mga myths po, may Dracula na takot sa holy water, tapos paggabi lang po sila active. Kasi yun na po yung ano, actually hindi po siya Dracula na parang meron talagang Dracula. Sabi po sa amin, yung isa po namin professor, yung Dracula po is actually a case ng rabid na person. Kasi yun na po yung sinabi ni Doc Oli kanina na takot po sila sa holy water, takot po sila sa tubig kasi hindi po nila malulunok yung tubig at takot po silang malunod dun sa tubig na iinumin nila. Takot po sila sa liwanag kaya gabi po sila lumalabas katulad ni Dracula kasi nga sensitive na po sila sa ilaw. So, yun po yung ano. Tapos, di ba nangangagat po yung si Dracula? Kasi na magsisip-sip ng dugo, etc. Kasi po, yun na, agresibo na po kasi yung rabid na person. So, si Dracula po, ano lang po yun, parang kwentong ano lang. Pero, kwentong barbero. Kwentong barbero ba? Pero yun nga, isa po pala itong case ng isang rabid person. Yun. So, sana tayo, Doc? Transmission. Tapos sige, yun na po, ulitin natin. Basta yung sa transmission ng rabies, animal bite, scratches, then yung pagiging chismosa mo, yung mga talasik. Even in the broken skins, like yung sa sugat natin, pag nagkaroon ka ng contact dun sa saliva ng infected animal, pwede kanyang mahawaan. So, paano po ba nagagamot yung rabies? Or ano po ba ang tama natin gawin once na nakagat tayo ng rabid animal or suspected rabid animal? Kasi kahit kaya natin i-identify yung animal na rabid, kailangan pa rin natin ng confirmatory test na tinatawag. So, hindi mo pwedeng sabihin na rabid agad, patayin mo. So, pag kinagat po tayo ng aso, doon po muna tayo sa part ng animal. Unang-una po na, ito kasi daw nagiging common na problem natin kung ba't isa sa, hindi natin matanggal yung rabies sa community. Pag nakagat sila ng aso, ang common na practice ng mga Pilipino is papatayin nila yung aso, which is wrong. Mali po siya. Pag kinagat kayo ng aso, for example, doon tayo muna sa alaga natin na nasa bahay. Nasa bahay siya. Kinagat kayo ng aso, ano po dapat ang gawin doon sa animal? Siyempre, kung yung animal nyo, alam nyo na lumalabas ng bahay, may contact sa ibang animal, so pinakang mabuting gawin pag nakagat kayo, ikulong nyo po yung aso or itali. Huwag nyo pong papatayin. Ano po ang what's the reason why we need to put your animal in a cage or put talian siya para po maobserbahan natin yung animal. So, para ma-identify natin kung may changes ba doon sa behavior or may symptoms ba or like salivation na lumabas doon sa animal mo. So, i-observe natin siya gaano po katagal. So, before ang sinasabi ng government or sinasabi ng mga health professionals 2 weeks. So, ngayon, medyo nagkaroon siya ng konting adjustment. So, more than 2 weeks or mga 2 to 3 weeks or minsan 4 weeks pa yung ina-advise nila eh. Hanggat di mo nasisigurado na walang signs, walang symptoms, or walang changes dun sa animal mo, hindi mo siya pwedeng pakawalan like the normal days. So, yun yung ginagawa nila. Yung sa ano naman, if yung animal na nakakagat sa'yo is outsider, yung hindi natin alaga, tayo na suspected. Sabagay, every animal na nakagat kayo, every animal na nakalmot kayo,
Lagi niyong sabihin na i-consider, lagi niyong i-consider na suspected rabid animal. Lalo na kung walang bakuna. Yes, lalo na kung walang vaccine. Yung aso sa labas, pag nakagat kayo, pinakang mabuti niyong gawin, since na hindi naman kayo kakagatin niya, niyang animal, kung hindi siya aggressive, do, pinakang mabuting gawin, huwag niyong hulihin, kasi baka lalo lang kayo makagat. Ang pinakang the best kong gawin para makuha natin yung animal, i-report natin doon sa authority. Ano pong authority yung humuhuli ng animal? So, nandyan po yung ating Department of Agriculture. Kung wala man tayo doon sa wala man tayong access doon sa region, meron po tayong mga DA offices sa municipality. So, meron po sila niyan personal na well-trained sa paghuli, well-trained sa pag-handle ng mga animal natin na infected. So, though hindi infected, well-trained po sila. Alam nila kung paano, may equipment sila, may lalagyan sila. So, may lugar sila na paglalagyan niya. Dapat may lugar sila na paglalagyan niya. Kasi isa-isa po yan sa re-require talaga ng government. So, siguro itagdag ko rin, Doc, bakit po ba, bakit 2 to 3 weeks lang yung kailangan bantayan dun sa aso? Kasi po, once na po yung virus is nakapasok na po sa utak or dun po sa central nervous system ng ating mga hayop, is dun na po lalabas yung mga signs or yung aggressiveness, etc. So, pag andun na po sa utak yung ating virus o yung rabies virus, most probably po, within 2 or 3 or 4 weeks, mamamatay po yung ating aso. So, kaya kailangan po, dun sa mga oras na yun, dapat obserbahan po natin kung ano po yung mga pagbabago or kung may pagbabago po bang mangyayari dun sa ating mga alaga. Well, yung sabi nga nung, ano, doktor, sabi nung professor natin dati, basta pag rabid animal, pag nakagat ka, unang mamamatay yung aso, sunod ka na. Sabi. Parang ganun. Sunod ka na. So, palatandaan daw, pag may rabies yung aso, namatay na yung aso, so, palatandaan niya, infected ka, kasi susunod ka. Pero po, pag namatay yung aso, of course, mas mainam pa rin po na yung ulo po ng aso. Ah, yan. Dadali natin sa... Yung sinasabi ni Doc, di ba, yung sabi ko kanina, may mga personal tayo. Same with pag namatay yung animal, even alaga mo siya or hindi, pag yung pakialaman, bayaan nyo lang, mas maganda talagang tumawag kayo sa veterinarian, tumawag kayo sa... Municipal Agricultural Office or sa department para sila ang mag-dispose, sila ang kumuha ng sample, sila ang magdala dun sa laboratory natin na meron tayo dito sa Bicol, sa Kamalikan Bay. Kamalikan Bay, nandun po yung ating Regional Animal Diagnostic Laboratory or the RADDL. Ano pong sample ang kinukuha? So, ang yung mga proper authorities, kukunin nila yung ulo, puputulin nila yan, then i-dispose nila yung katawan. Yung ulo lang po ang kinukuha. So, sila na po ang bahala niyan. So, yun. So, sa part po ba ng tao, ano po ba ang dapat gawin pag nakaga tayo ng suspected rabid dog or cats natin? So, yung sa sugat po, unang-una po na huwag niyong kakalimutan. Ito, nagiging practice na dito na common na pinasanayan ng Pilipino. Pag nakaga tayo, ang laging sinasabi, padubuin mo daw para lumabas yung virus or ano. Actually, pag nakagat kayo o nakakalmot kayo ng aso na wala naman kayong nakitang dugo, huwag nyo na pong sugatin, huwag nyo na panuguin. Why? Kasi lalo lang kayong gagawa ng entry point ng virus dun sa katawan natin. So, pag walang sugat, huwag nyo na pong pilitin na masugat. Please lang. Huwag nyo pipilitin. O ano po bang dapat gawin? O may sugat man o wala, ang pinakang the best po na gawin, unang-una na dapat mong gawin is wash the area using a running water. Hindi po yung tubig na nasa timba, ha? Hindi yung nasa timba. Yung running water sa gripo, 15 minutes. Within 15 minutes, dapat hugasan sabon, mo siya. Tubig. Yan, sabon. Sabunin mo siya, hugasan mo siya within 15 minutes. Pangalawa, syempre, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na health center or pinakamalapit natin na animal bite center. Meron po tayo niyan sa mga hospital. So, sa Bicol, recently, nakita ko yung, hindi naman po sa ini-endorse ko itong ano na to company, pero recently parang may na-approve yata ng animal bite center na private St. Roche. Oh, yun, parang St. Roche, pero meron po tayo niyan sa may nakita ko niyan sa Tigaon before, animal bite center dun sa infirmary nila, and yung pinakang main natin meron po tayo sa BMC. So yun, bakit pupunta po tayo dun sa animal bite center? Unang-una po,
para makita po ng doktor kung ano po yung appropriate na regimen doon sa sa atin, doon sa animal. Sorry. Kasi ano po eh, yung animal bite na sa rabies may kategory yan. Mm-hmm. So hindi po yan automatic kinagat ka. Dapat mag-receive ka ng automatic post-exposure na vaccine. So ano po siya? By category, may category 1, 2, 3 tayo. So, ang nakakaalam po na yan is yung ating mga health professional sa tao na. So, sila na po yung ano niya. So, ibabaksin ka nila, papabalik-balikin ka nila, depende sa tama. Mm-hmm. So, may times nga na sa trabaho namin, exposed po kami sa ganitong mga animal. So, akala ko, since na sa tao na siya na principal, akala ko, pag nakagat ako ng animal, vaccine agad. So, may time po na nakagat ako na hindi ako binaksin ng animal. Kasi may mga pre-exposure po kami na vaccine. Hindi na nila kami binaksin. So, ano naman siya. So, huwag nyo na pong intayin na yung sinasabi namin kanina, nasabi ng professor namin na unang mo ang matay yung animal kaysa sa'yo. So, immediately, pag nakagat kayo, consult physician. Your physician. So, yun yung pinakamaganda natin gawin. So, sa animal, sa human, o yun na po yung ano natin. Pero ano, take note po ha, wala pong treatment. Walang treatment. Kumbaga, yung pag-vaccine natin at habang maaga pa, ma-prevent na yung pwedeng lumabas na signs or yung symptoms nung virus, kaya nagbibigay tayo ng immediate treatment. So, pangalawa, ano po ba ang ginagawa ng ito, bago ko makalimutan. Common kasi na sinasabi lagi ng mga client ko. Dog, nakagat po ko ng tuta ko. Ano po gagawin ko? Actually, ganito po yun eh. Hindi po porket may animal tayo, hindi po porket may pusa, may asa tayo sa bahay, may rabies. Mm-hmm. Ibig ko pong sabihin, hindi porket may aso, automatic na may rabies yung hindi aso. Hindi po pinapanganak, hindi pinanganak na may rabies. Yan. Yun yung pinakangano niya. Yung rabies, yung rabies virus, pag nakuha ng animal natin, kahit sila mamamatay. So, yung ibig sabihin, yung aso mo, nasa bahay ka lang, siguradong ka, 1,000% na alaga mo siya, wala siyang contact sa labas, wala siyang contact dun sa mga stray dogs natin, stray cats, nandun lang sa loob ng bahay. So, hindi ko naman sa ina-advise na huwag kayong magpapaksin. Pero kung sure na sure kayo na malinis naman yung animal nyo, okay lang naman. I-observe mo na yung animal mo. Pero of course, the safety of everyone, ng mga anak nyo po or ng mga tao sa bahay. Yes, pinakamagandang practice lang talaga kasi is unahan muna. Yan. Huwag ka na mag-itay kasi kung hindi ka naman sigurado, di ba? Di mo pala alam, nakatakas pala yung aso. Pangalawa, huwag po natin kalimutan, hindi po yung paniniwala na yung rabies ay nakukuha sa maduduming lugar. Hindi po siya. Nakukuha lang po siya talaga sa infected animal. So, common po yung mga infected animal natin. Kumbaga sa Pilipinas, yung mga stray dogs, or kung sa ibang lugar, common na nakukuha yan pag nagkaroon ng access yung tao or yung animal natin sa wildlife. Na yung sa wildlife kasi hindi natin nakokontrol yung spread eh. Kasi hindi dapat natin talaga sila pakialaman. So, kasalanan mo na lang kung nagkaroon ka ng infection. Pumunta ka sa wildlife eh. So, yun. So, pumunta tayo sa... Pero ano po, mag-a-advise rin kasi yan yung mga physicians or ano kung may exposure ka po. Yun, pwedeng bigyan ka po nila ng pre-exposure na vaccine. Consult your physicians na talaga. Sa animal, consult your veterinarian. Kung human health concern, consult your physician. Minsan kasi nakakatawa. May nagtetext sa akin sa clinic namin. Veterinary clinic siya. siguro twice or thrice a month. May nagko-consult dyan. Doc, nakagat ako ng pusa ko. Pwede po ba magpapaksin sa iyo? Nililinaw lang po namin. Yung vaccine po ng animal sa animal lang. Yung vaccine po ng tao, doon po kayo sa BMC. Doon kayo sa mga doctor. Mga animal vaccine. Hindi po sa amin. So, sa animal lang po yung concern namin. So, eto, for the prevention and control naman ng ating rabies virus na hindi mawala-wala, nga pala, may bagong campaign na naman yung government natin. Before it's end rabies in 2020, parang yung ngayon 2024, not sure dun sa DEA, pero may in-extend nila eh, yung campaign ng rabies. So, paano po ba anong ginagawa ng gobyerno para malimitahan or kung talagang mawala yung infection or yung spread ng virus natin, ang rabies virus sa
community. Unang-una po, every year, or hindi ko nga alam, parang ibang municipality, every six months. Basta once a year, nagkakaroon po sila ng rabies vaccination drive. So, please lang po, pag nagkaroon yung ating municipal agricultural office ng ganitong programa, kahit po magdala kayo ng animal medyo malayo-layo, please lang, dalahin nyo. Kasi, yun yung effort na kayang gawin ng gobyerno para po sa safety na rin natin. So, halimbawa, usually kasing setting doc, ang nangyayari, yung rabies vaccination program sa barangay ko lang. Mm-hmm. So, ang nangyayari, kaya hindi lahat na babaksin yung nasa barangay, yung ibaksin tamad. Mm-hmm. Ano po, Tadjuan, kailangan po natin isipin kung meron po kayong alaga, responsibilidad nyo yan, po yung pabakunahan. Yun nga, unang-una po, may batas po na nagsasabi. Mm-hmm. Pag pinapaalala ko po sa ating mga nanonood, pag yung animal natin, hindi natin pinabaksin, especially yung sa rabies vaccine, pwede po kayong kasuhan. Pwede lalo kayong na kasuhan. Kung nakagat yung aso nyo. Lalo na pag nakagat. Pag yung aso natin, hindi nakatali or hindi nakukulong doon against the animal welfare siya. Pero may mga paraan. Consideration or may mga paraan tayo kung paano natin malilimitahan yung ganun na law. Pwede mo sa loob lang ng bakudan. Mm-hmm. Wag na wag niyo pong papalabasin sa property niyo yung animal niyo kung ayaw niyong itali. Kasi pag diyan nakakagat, pwede kayong kasuhan. So, wala po kayo diyan laban. Obligasyon yung pabakunahan yung tao. Obligasyon niyo yung aso niyo. So kung kasuhan man kayo nung kabilang parte, wala po tayong magagawa diyan kasi nasa batas po na dapat bakunado yung aso at dapat hindi siya lumalabas ng compound or ng property mismo ng owner. So yun na nga yung sa vaccination, usually po hindi talaga kinakaya ng isang municipality na i-vaccine lahat yung animal doon kasi unang-una yung setting nila doon lang sa barangay, isang area lang, hindi nadadala. Malayo siya eh. Usually na reason ng farmer natin or reason ng mga constituents ng barangay, "Dok, wala po kaming sasakyan. Dok, hindi ko po mahawakan." So parang yung sa part na hindi mo mahawakan yung animal mo, sinasuggest ko po siguro doon sa mga pet owners natin na medyo matapang yung animal. So, hindi ko naman po sa sinasabi patayin nyo na. Pero, mas maganda po siguro, hindi naman sa i-dispose. Huwag na kayo muna magdagdag as long as hindi nyo pa kayang alagaan ng maayos yung animal. Kasi unang-una po, nagiging aggressive lang naman yung animal natin pag kulang sa attention. Very friendly ang dogs, very friendly ang cats. Pag nabibigyan natin sila ng attention, ano yan? Mapakaamo po yan, even sa ibang owner nga naiinis na sa aso niya, ito ba naman yung aso ko? Clean. Walang kwenta. May magnanakaw na, hindi pa bumapalok. So, nabigyan natin ng tamang attention yung animal talaga. Okay yan. So, yung matatapang na animal, please lang, huwag na muna kayo magdagdag. O ayusin niyo muna yung problema niyo dun sa isang animal niyo before kayo magdagdag ng ibang animal para mabawasan natin yung spread ng rabies virus. So, ito pa, isa pang problema, Doc, ng rabies vaccination drive na ginagawa ng gobyerno. Kahit na minsan nag-house call sila, isa pa po sa problem na nga na nangyayari is yung hindi talaga kayang hawakan. Yes po. Pinapaalala po namin or pinapaalam po namin sa mga pet owners natin, pag yung government personnel natin pumunta sa bahay nyo, tapos hindi nyo hawakan yung animal, sorry, pero hindi nila pwede babaksin. Unless may dala silang net, unless may dala silang panghuli, which is medyo... hindi lahat ata meron. Hindi lahat meron eh. Kasi ang ibang owner ayaw talaga ipaano ang animal nila eh. Yung pang-restrain na medyo nakaka-ano sa feeling ng owner, pero kailangan natin. Kung hindi niya mahawakan yung animal, sorry, hindi po yan ibabaksin ng ating personnel na nagbabaksin ng animal. Kasi... nare-risk din kasi yung buhay nila. Though may mga vaccines sila eh, may mga pre-exposure yan, pero hindi nila i-risk yung buhay nila para i-vaccine yung animal mo. So, dapat talaga nahahawakan mo. So, much better, dalahin mo na lang dun sa lugar kung saan sila pumesto. Pangalawa, meron pong ibang municipalities na para malimitahan natin yung spread, malimitahan natin yung stray dogs, meron pong ibang municipalities na may dog pounds. So, hindi ko alam kung twice a week or once a week sila nag... Depende na sa programa ng ADLGs. Depende siguro dun sa programa ng agent or ng municipality. Hinuhuli po nila yung mga aso sa labas. Then, tinatawan nila, binibigyan nila ng time yung owner para i-claim. So, pag hindi po nakiklaim, sorry for the word, sorry for this
practice ng ating tawag dito ng ating government, pinapatulog po nila yan. So, yun, hindi naman po pangit sabihin na pinapatay. Pinapatulog po nila yan, kumbaga, para hindi na bumalik yung dog sa kalsada. Pero, may iba pong ganitong pound or yung dog pounds, iba po ang practice nila. Instead of killing the animal, you mean killing po yung ginagawa nila, hindi po yan yung pinupukpok lang ha. Instead of killing the animal, nakikipag-coordinate sila sa mga private organizations like yung POS or sa private organization na kung saan kinukuha nila yung animal, then ini-spay nila, kinakastrate nila, binabakunahan, tapos ipinapaampun po nila sa ibang tao. So, naghahanap sila ng owner na willing mag-alaga ng mga animal na yon. Siguro daw, kasingit ko na rin dyan, may breed po o wala ang ating aso. Yan, parehas yan lang naman po yan na magbibigay po ng pagmamahal sa ating mga pet owners. So, yes, hindi naman po sa dinidiscourage ko po yung pagbibili ng aso per se. Pero, kung kaya nyo pa pong mag-alaga ng mga aso, as much as possible po, siguro, adopt na lang po tayo. Kasi, yung mga aso po, hindi naman, hindi man nila kasalanan. Yes, hindi man nila kasalanan. Tayo rin naman may kasalanan. So, yun po. Sana po, may mga tao po sa ating mga taga-pakinig na i-push po natin ang pag-adopt po ng aso, imbes na bili at bili po ng mga may breed na dogs. Yes. Kasi parehas lang naman po sila aso. Yung sa pinapaampun. Sorry, nawawala ko eh. Another effort of our government to prevent the spread or to control the population of the animal na nagko-cause ng spread ng rabies virus, kami po sa College of Veterinary Medicine, willing na willing po kaming i-invite, willing na willing kaming pumunta kahit saan man na lugar, as long as nandun po yung pangangailangan, pwede po kami mag-conduct ng spay and neuter. So, paano po ba? Diba, Dok, ipapaka-spay and neuter mo? Anong relation niya dun sa control ng rabies spread? Yung spread ng rabies. Unang-una po, pag yung animal natin is spay, na-spay siya, kumbaga ang termino po nito sa tao, naligate. So, parang nag-family planning. So, yun, pag yung animal natin na-spay or yung animal natin naka-straight, mababawasan natin yung production or mababawasan natin yung unwanted pregnancy ng ating animal. So, less yung pwedeng pumunta na animals, less yung chance na magkaroon ng madagdagan yung stray dogs. So, yun lang po yung principle nun. So, pag nabawasan natin yung unwanted animal population, mababawasan natin yung chance na magkakaroon ng interaction dun sa mga dati ng animal, then bumabawasan din natin yung chance ng spread ng virus. So, yun po. Willing po ang College of Veterinary Medicine. Sumulat lang kayo, magpag-coordinate na kayo. Willing na willing kami yan. Ito, dagdag na lang, Dok. Gano'n po ba katagal yung vaccine ng animal? Yung sa dog na, yung rabies, especially yung rabies vaccine natin. O, yung rabies vaccine po natin, good for 1 year. Lagi mo siyang ipapabaksin every year. So, nabaksin siya ngayon, then same day. Kung hindi kaya yung same day, pwede mo siyang i-advance ng konti, pwede mo siyang madelay, o wag naman yung delay na delay. Pero dapat every year nababaksin yung animal natin. As much as possible po. As possible. Kasi po, sa Pilipinas po kasi masyadong endemic, or yung sabihin po, marami po talaga tayong cases ng rabies dito sa Pilipinas. Kaya as much as possible po, for the protection of your animal, at protection po ng ating mga member ng pamilya, as much as possible po, please, vaccinate your dogs. Marami po tayong pwedeng mapabaksinan. Meron tayong mga private, tutuloy na yan. Meron tayong vaccine naman na libre sa gobyerno. So, nasa sa inyo na po yan. So, babaksin po natin yung animal para na rin po sa safety natin, yung kasama natin sa bahay, then yung community. Yung talagang dapat po natin kakalimutan kasi responsibilidad po natin yung animal, then yung human na na-distroso ng ating animal. So, yun. Ano pa bang natin, Doc? About sa rabies? Siguro po, to sum it all up na lang po siguro, remind lang po namin na ang rabies virus po, or ang rabies po is 100% fatal or 100% pong nakakamatay, pero ito po ay 100% preventable rin or pwede po natin maiwasan kasi po yung bakuna po na binibigay sa tao at sa hayop is 100% po proven na epektibo. Yes. Epektibo po siya, kaya po natin maiwasan ang rabies. Kaso po, kailangan lang po talaga nating
maging observant. Yes. Kailangan po natin mag-coordinate sa ating mga veterinarians, sa ating mga physicians, if ever pong meron tayo ng cases ng animal bites. Kasi po, unfortunately, nakakaiyak man pong sabihin, pero Bicol region po ay isa sa may mga pinakamataas na cases po ng human and animal rabies cases. And also po sa mga animal bites po, nandun po tayo sa mga top 5 yes. sa buong Pilipinas. Kaya sana po, siguro isa na rin po kasi ito sa mga vision po ng aming college is to spread the awareness or meron ako noon one time doc na parang pa-seminar ba? Kasi sinabay namin siya sa dog show. Kasi nga, yun po, yung isa po namin proyekto is awareness, appreciation, and animal welfare promotion ng ating mga companion animals. Meron po doon yung mga sinabing trivias kanina ni Doc na majority po nung audience ko, akala po nila na yung tuta, pag pinanganak, may rabies. Kaya yun po yung mga gusto po namin sa college na i-correct. Kasi, nakakaawa ba, Doc? Yung tuta, walang kamalay malay, tapos nangagat. Yun po pala, reminder siguro po, yung mga tuta po kasi nagpapalit po yan ng ngipin. So may tendency po talaga silang yung nangangatip po ba yung gums na parang kailangan po nilang kumagat ng yun. So kailangan po natin mag-provide ng mga chew toys, mga para at least. So akalain po nila yung tuta, nakikipaglaro sa bata, nakagat ng tuta yung bata. Yung iba po, pwedeng patay nila yung tuta kasi akala nila may rabies yun. So yung mga misconception po kasing ito, gusto po namin makorek para at least po lahat po sa community is very aware po sa rabies at sa mga concepts or sa mga ideas na dapat nating alamin about po sa rabies. So, siguro po yun. Again po, rabies is 100% fatal or nakakamatay, but it is also 100% preventable or may kaya nating iwasan. So, siguro as a community po, tulong-tulong na lamang po tayo para maiwasan ito. Always po, consult na lang po tayo sa ating mga local government units kung mga, kasi meron po talaga silang mga bakuna na nare-release po from Department of Agriculture. Libre po yun, dapat. Pagigaling sa government. Opo. So, yun, mag-coordinate na. Kayo na lang po yung mismo lumapit po sa ating mga kasi baka hindi po nila ma-schedule. Sige po, meron daw po tayong isang tanong. Pahingi na lang ma'am ng ating question. If you have any questions po, comment na lang po kayo sa comment section below for any questions, clarifications. Very willing po kaming sagutin yun. If hindi po makaabot po sa oras natin, meron pa po kaming segment mamaya, ang bet ko. Ang bet ko mamaya, 3 o'clock to 4 o'clock po. And also po, kung hindi po namin maabot masagutan yung mga katanungan nyo, isulat nyo na lang po yung Extension Services Division na po ang bahala mag-compile niyan para mamaya po sagutan namin yun. So, yan, may tanong. Alin po dito, sir? Oh. Sir, meron bang halaman na maaaring gamitin pag nakagat ng aso? Ay! Ito ba, ma'am? Ha? Wait, sagutin mo muna. Wait lang po, ha? Sagutin mo na. Ayon sa halaman, wala po. Hindi po talaga wala pong halaman na pwedeng gumamot ng rabies. Kasi alam po natin na ito po alam na alam dapat natin. When we say virus, wala po talaga siyang treatment. So the only thing na pwede natin gawin sa virus is prevention. So yun yung vaccination natin. Kung nakagat kayo, huwag niyo pong lagyan ng bawang, huwag niyo lagyan ng anong herbal, hindi po siya magagamot niyan. So pinakang the best way niya, pumunta kayo sa physician niyo, or pumunta kayo sa veterinaryo kung sa animal yung concern nyo, huwag na huwag po kayong gagamit ng kung ano-anong halaman. So, kasi unang-una, pwede pong magkaroon ng irritation dun sa area pag ginamitan nyo ng mga kung ano-anong herbal na halaman. So, pwede rin siyang mag-cause ng entry, so, lalong ma-irritate, masugad, so lalo lang yung pinalala yung Dagdag rin siguro natin doon yung about sa mga tambal, tandong. Yan o, yung mga tambal-tambal po, yung sa mga albularyo, please. Huwag po kayong pupunta sa albularyo kasi doon po kayo sa doktor mismo kasi alam nila yung nature ng sakit, alam nila yung nature ng virus, alam nila kung anong gagawin. Huwag po kayo doon sa nagtatambal-tambal lang, yung mga albularyo natin. Huwag po. Please lang, nakikiusap po kami sa mga nanonood. Wala pong ibang gamot ang virus, kahit ano pong virus, kahit po yung COVID-19 na rin actually, ang binibigay nila is not treatment. It's a supportive
medication, bago po siya, hindi po siya treatment talaga na papatayin yung virus. So, kung meron tayong gamot na ganun, ba't kailangan pa natin ng vaccine? Siguro, diba? Dok, ano, meron po kasi mga sumusuporta po ng tandok, ng mga tambal, albularyo, kasi po yung, example, si Dok nakagat ng aso, tapos pumunta siya sa albularyo, nagpagamot siya doon, tapos nabuhay siya. Kasi, pwede rin po kasi na yung aso, hindi mo inobserbahan, buhay. Ibig sabihin, wala talaga siyang rabies. So, kung kinagat na si Doc Oli, naka-survive siya after niya bumunta ng albularyo, yun pala kasi wala man talaga siyang rabies. Kaya kailangan po natin pumunta sa veterinaryo, sa ating mga physicians, upang malaman natin kung meron ba o walang rabies yung ating aso. Okay po? Wala na tayong other questions. Again po, if you have any questions, okay na po yung tabal. If you have any other questions po, just comment po dun sa ating comment sections para po ngayong segment po or mamayang hapon po ay madaanan po natin. Yes, pwede namin silang sagutin mamaya. Okay. So, yun. Let's move on to the... ano po sunod natin, Doc? Meron po tayong additional questions dito. Okay. Ano po ba ang ano? Paano po kapag during the 2 or 3 weeks observation ay may lumabas na mga signs sa alaga ko? Ano na gagawin ko po dun sa alaga ko? Okay, so... Pwede mo siyang, yung sabi ko kanina, i-consult nyo agad o kaya ipaalam nyo agad dun sa proper authority. Sino po yung mga proper authorities natin? Kung kayo may private veterinarian, sabihin nyo po sa private veterinarian. Punta kayo, Doc, hindi ko ayaw kong hawakan kasi takot din ako. So, yung veterinarian natin, trained yan, alam nyo nang gagawin, so pawayaan nyo silang mag-handle ng animal. Kasi kung takot din kayo na maghawak. Pangalawa, kung wala kayong private veterinarian or wala kayong veterinarian na kakilala, kahit sa public, pwede po kayong pumunta sa Department of Agriculture Office sa ating munisipyo. Meron po sila niyang personnel na ready, trained, na mag-handle ng ganyang situation. So, yun po yung pinakang best niyong gawin. Huwag niyo pong hawakan, papabayaan niyo, basta huwag niyong papatayin, huwag na huwag niyong papakawalan. As long as nasa kinulong niyo yung animal niyo, under dun sa observation nyo, may nagbago, sabihin nyo agad sa kanila. Veterinarian or yung Department of Agriculture, personal natin. Yun yung pinakang the best po na gawin nyo dun sa animal. So yun po, siguro wala na po tayong ibang questions. Later po, very willing po kaming sumagot or kung may mga katanungan po kayo or anything po about rabies and siguro po later po sa aming mga ibang diseases na i-discuss ngayong umaga, comment lang po kayo para po at least malinawan po kayo. Para okay. Po, kung may mga misconceptions po ba tayo, makorek po natin. Okay. Okay, so we have another question here. Pwede po ba kami bumili ng bakuna? Ayan. Hindi po kayo pwedeng bumili ng bakuna. Unang-una po, yung vaccine, veterinaryo lang po ang pwedeng magturo. Kung wala naman veterinaryo, yung anti-rabies vaccine natin, kung wala naman veterinaryo, kailangan mo pong, yung sa ating personal natin sa Department of Agriculture, tinitraining po yan, hindi po yan basta-basta, ganito gawin mo, ganito gawin yan. May training po yan, may seminars, anong effect niya, ano pong pwedeng mangyari, paano hawakan yung animal, paano i-handle. Kasi during vaccination, pwede ka rin makagat. Kasi may mga animal na mahirap i-restrain. So, dapat trained o hindi kayo pwedeng bumili ng bakuna. Yung mga normal, hindi mo sinasabing normal citizen. Yung mga pet owners, yung pinakatamang term, hindi po kayo pwedeng bumili ng bakuna na kayo. Doon po tayo sa veterinaryo or doon tayo sa Department of Agriculture na meron pong trained personnel. Yun po. Kasi kailangan rin po kasi natin i-consider na may mga bakuna po kasi na dapat tama yung storage, tama po yung transport, etc. At yun po mga trained personals po yung nakakaalam kung ano po ba ito at para maiwasan po natin yung vaccination failure na tinatawag. Kasi pwede rin po kasi yung bakuna ay pumalya, lalo na po kung hindi po marunong yung magtuturok ng bakunang ito. So, again po, consult your veterinarians or your physicians for information, etc. Okay. So, yan, Doc. Pasensya na po, masyado kami, nadala ang aming mga dami sa rabies. Kasi yun po, yun nga, sabi po namin kanina, is matagal na po kasi talaga itong issue. And especially po hindi here talaga. In the Bicol region, medyo mataas po kasi talaga yung mga cases. At hindi lang po kasi kaya ng yung gobyerno lang po yung gagalaw o yung mga veterinaryo lang po yung gagalaw. Kailangan po lahat po tayo sa ating komunidad
ay gumawa po ng paraan upang mabawasan po ang cases ng rabies. Kaya po kami, gusto po namin i-share po itong mga knowledge na ito sa ating mga tagapanood, sa mga later po, if you want to request po a information dissemination drive, seminars, etc. The College of Veterinary Medicine is very willing po na maging speaker, etc. or mag-conduct po ng mga activities kasi po gusto po talaga namin na mawala ang rabies. Kasi again, it's proven na po yung bakuna. Tayo lang po or yung komunidad lang po siguro ang may problem, especially po the number of stray dogs. So, yun po, if siguro kung may alam po yung mga stray dogs sa ano, inform na lang po the LGUs, local government unit po, para at least makatulong po tayo mabawasan yung mga possible pong carriers or possible po na magdala ng ating rabies. Okay, so additional lang po, if you have time, yung ating mga pet owners, please try to read the Public Act 8045 or yung Animal Welfare Act natin para at least aware tayo nung kung anong dapat dun sa animal natin na inaalagaan. Then please, rabies awareness act natin, basahin nyo po ng mabuti para nandun po lahat kung anong dapat natin gawin sa animal na kung yung concern natin ay rabies. Yun po, emphasize po namin, po may batas. May batas po tayo. Animal Welfare Act and Rabies Awareness, Anti-Rabies Act. Yun. Basahin nyo po kasi maikli lang naman siya para lang sa kaalaman ng lahat para hindi tayo napapasubo minsan. Punta tayo sa isa pa pong zoonotic disease o mga sakit po na pwedeng maipasa from ating mga alagang hayop papunta po sa ating humans and humans to our pet animals. Yes, isa po dito ay ang leptospirosis. Yeah. Ano ba daw ang leptospirosis? So yung leptospirosis naman po, yung pinakang common knowledge po natin when it comes to this disease is galing sa talaga. So, yun talaga yung pinakang common knowledge. Then, yun naman talaga yung pinakang usual na cause ng infection or nung spread nung leptospirosis. Ano po ba ang leptospirosis? Kung kanina po, yung rabies natin is a virus, this one is a bacteria. So, bacteria siya. So, may gamot po ito. So, nagagamot po ito. Pero, minsan kasi, yung mga tao natin na infected or yung animal natin na infected ng leptospirosis, minsan hindi siya show ng symptoms. Kung magpakita man siya ng mga signs or symptoms, dadadiagnose siya as different disease. Mm-hmm. So, yun yung common na problem dito. Kaya, isa rin to sa hindi natatanggal sa community. Ano po, siguro, emphasize natin dahil kasi yung history or yung mga kung saan ka galing, kung naglaro ka ba sa tubig baha, etc. Or naglakad ka ba sa tubig baha. Marami po ba kayong rats or daga sa bahay. Ganun. So, dapat po, kahit yun, dapat maisasabi po natin yun sa ating mga physicians or veterinarians. Unang-una po, yung ating leptospirosis, hindi lang po siya iisang strain. Mm-hmm. So, marami po tayong strain ng leptospirosis. So, ng leptospira, yung bacteria mm-hmm. mismo. Then, sino po ba yung animal na pwedeng magdala ng sakit sa human or sino po yung pwedeng mahawa? First, we have our dogs. Mm-hmm. Common po yan. May mga patient po kami sa clinic na cases ng leptospirosis. Yung cattle natin, yung pig, pwede siyang magkaroon. Horses, then wild animals, pero yung pinaka ano is prudence. Of course, yung mga domestic animals. Yes. Kasi doon tayo masyadong na-expose. Balik tayo sa dogs, same kasi yung pinaka-common natin na alaga, pero huwag niyo pong kakalimutan, cattle, horses, pig, pwede po silang magkaroon ng ganitong sakit. So yung dogs natin, paano po ba nagkakaroon ng lepto yung ating alagang aso? Kung mapapansin niyo po, sa bahay, kasi hindi naman natin talaga maiwasan na mayroong mga daga-daga. Mm-hmm. So pag nagkakaroon sila ng contact doon mismo sa infected na daga, mm-hmm. or may contact sila doon sa discharge ng daga, kasi especially yung mga puppy, di ba? Mm-hmm. May regyang magdila-dila ng mga tubig-tubig sa hay, yung tubig-tubig sa gilid-gilid na hindi po natin alam kung saan galing, pwede po silang galing sa daga. So, pwede na po yun maging cause ng transmission ng leptospirosis natin. So, minsan yung aso natin, especially yung mga puppy, may hilig yung magkagat-kagat, manghabol ng mga daga. So, yun yung pinakang main reason kung bakit nagkakaroon yung animal natin ng, yung especially yung dog natin. So, ano po ba ang dapat natin gawin, dog, pag halimbawa, yung animal natin suspected na lepto case?
So, unang-una po, syempre, huwag niyong kakalimutan. Before niyo i-handle yung animal, dapat meron kayong gloves, protective gloves. Kasi, kung meron po kayong mga sugat-sugat sa kamay, yung animal natin, humiga doon sa ihi niya, kasi hindi na siya makatayo, hinawakan natin bigla, may sugat-sugat kayo sa kuko, sa kamay, o sa part ng kamay na nagkaroon ng access yung fluid excretion ng infected animal, pwede kayo niyan mahawa. So, gano'n po katagal siya? Oh? Minsan po, pwede na siyang lumabas in 1 week, or minsan 1 month, or longer. So, depende po yan sa infection na nakuha natin. So, minsan, no signs at all. So, yan ang problema. Or yung iba naman, Dok, mukhang trangkaso yung yan o. So, pwede, ano po bang senyales kung sa tao or sa dog? So, same, may magkakapare siya, pwede ko siya mag-cause ng vomiting, pwede siyang mag-cause ng muscle problem, yung pananakit ng katawan, kasukasuan, pwede siyang, yung animal fever. Natin tumatamlay, then fever, yun. Ano nga po siya eh, common symptoms ng maraming sakit. So, paano siya makukonfirm? Siyempre, kailangan natin mag-test. Kailangan natin kumonsult sa veterinarian or dun sa ating physician para malaman natin kung ano yung sakit mismo. So, yun nga, anong gagawin natin? Then, dapat po, lagi tayo maghugas ng kamay. Then, wear protective gloves or kung kaya po ninyo yung ano natin, goggles. Yung goggles, mag-mask tayo, just like today, lagi tayong nakamask. So, pwede po sa alagang hayop, paano po nakukuha ng human, yung ating lepto, unang-una po yung pinakang common knowledge is galing sa baha. So, pag nagkakaroon po ng, especially lately, nagkaroon tayo ng baha dun sa Cagayan, nagkaroon tayo ng ano, yung isa po yan sa binabantayan lagi ng ating health professional, yung cases ng leptospirosis kasi yung mga excretion, fluid secretion ng ating mga daga, yung lumulutang-lutang na daga doon sa baha, pwede na po niya makontaminate yung ating... Nalang may sugat. Yan, so, pinakang the best way para hindi ka po tawag dito, para hindi ka ma-infect. So, kung hindi nyo maiwasan na pumunta sa baha, magbota. So, lalo kung may mga ali-ali po nga kasi pag maulan, Dok, common problem niya. So, wag na wag kayong lulusong sa baha kung wala kayong protective equipment. So, kailangan niyo po yun. So, paano po ba ang treatment or medication ng leptospirosis? Sa animal or sa human, may treatment po tayo ng leptospirosis. Merong antibiotic. May antibiotic tayo niya because bacteria siya. And pangalawa, dapat po as early as you can na may lumabas na sintomas or as early as you can go to your physician or to the veterinarian, lalo na kung may history kayo na sumuong pa nga sa baha. Please, para mabigyan tayo ng anong tawag doon, yung before prophylactic medication, mag-consult tayo agad sa ating doktor. Pangalawa, yung animal natin, hindi lang po treatment yung meron tayo sa pag-control nitong disease. Meron po tayong vaccine actually for this. Hindi ko po alam sa tao kung mayroon ng vaccine ng leptospirosis. Pero sa animal po, included po yung leptospirosis na pinasakit. Yung strain niya, may tatlong strain yata ng leptospirosis. Dalawang strain ang nandun sa 5-in-1 vaccine natin. Meron tayong 5-in-1 vaccine, dalawang strain. Then gumawa yung ibang company, dinagdala nila ng strain kasi nga hindi lang naman isang strain ng leptospirosis. Sabi mo nga kanina, meron tayong 6-in-1, meron tayong 7-in-1, meron tayong 8-in-1, may 9-in-1. So then depende po, parang sa Bicol kung ano ginagamit nila is 5-in-1. Ay, ano po, 5-in-1, Doc, describe mo kung ano bang importance ng core vaccines. Ah, core vaccine. Yung core vaccine natin, yung 5-in-1, yes, yung 5-in-1 natin na tinatawag. Ang termino po namin ng mga veterinaryo sa ganyan na vaccine is core vaccine. So, sabi nga dato ng professor, ano big sabihin ng core vaccine? Meaning, siya yung pinaka-importante. Pinaka-importante, why? Kasi yung pinaka-common na nakikita natin na sakit ng animal, especially parvo and distemper. So, limang sakit po yung nandun sa 5-in-1 vaccine natin. We have the parvo. Parvovirus infection. Yan po yung mga nagtatay. Yan po yung pasintabi po sa mga pasintabi kumakain. Pasintabi sa kumakain ngayon, alas 12, kinatanghalian. Yung parvovirus is yung nakikita natin na tumatay ng dugo. Nagsusuka. Pero hindi po ibig sabihin, tumay ng dugo, nagsuka yung ating animal, tumamlay, parvo agad po siya. So, better to consult your veterinarian.
Kasi marami pong nagko-cause niyan. Meron po kaming pang-test para malaman niyan. Pangalawa, we have the distemper. So, same po yan. May mga palatandaan po kami. May pang-test po kami para makonfirm namin kung distemper yan. Then, yung pangatlo is... Adenovirus 1 and 2. Okay. Then, two strains of leptospirosis. So, yun yung nandun sa 5-in-1 vaccine natin. So, kailan siya binibigay sa animal, yung sa lepto natin? So, as early as 1.5 months, 6 weeks. Oh, pwede na po tayo mag-vaccine. So, pero may mga vaccine kasi tayo na 5-in-1. Depende kasi sa company na gumawa. May vaccine tayo ng 5-in-1 na 2 months. Meron naman tayong 1.5 months. Nakakalang na po niya na lang meron, ating mga depende po sa vaccine. Sa veterinary na lang po tayo pumunta. Then, asan ako? Sa vaccination, may vaccine tayo para po sa leptospirosis. So, pero meron pa rin pong tinatamaan ng leptospirosis. Yes, nga pala. Kasi sabi ko nga kanina, hindi lang isang strain yung lepto natin. Marami siyang strain. Though hindi talaga 100% effective or hindi naman sa ganyan. Yung dalawang strains, pag tumama dun sa dog, protected siya. Paano may ibang strain pa kasi. So, hindi siya, kung yung nandun sa lugar, yung sakto dun sa strain na nandun sa vaccine, protected yung animal mo. So, kaya lang yung sinasabi nila na hindi siya 100% protect na napoprotektahan yung animal kasi may ibang strain pa tayo. Pero so, yung dalawa po kasing strains na andun sa ating 5-in-1, yun po kasi common na strains na matatagpuan po dito sa Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala kasi companies are working para magbigyan tayo ng vaccine na i-cover lahat ng strain niya. Hopefully in the future, pero alam ko meron na kaya lang hindi pa siya ganun kakilala, hindi pa siya ganun ka... Maka under clinical trials. Under clinical trials siguro. Then medyo mahal din siya. Mm-hmm. So yun, 5-in-1 vaccine. Then ano saan tayo? Doon sa prevention, siguro vaccination din. So kung sa part naman ng community, kung paano tayo makakatulong sa prevention, siyempre, unang-una, pwede natin i-control yung mga daga. Mm-hmm. So pwede tayong mag-ano ng pesticide. Or pwede nating isarado yung mga... Pero careful siguro, Dok, sa mga... entry points. Para dun sa mga peste ng ano. Siyempre. Baka makain ng aso natin yung mga... kasi di po meron pong already available po sa mga markets na pang-ano po sa peste. So, yun po. Siguro, be careful na lang po. Idagdag ko rin siguro, Dok, kasi di ba po, nagbibigay po tayo dun sa mga aso natin ng pagkain sa bowl, sa dog bowl, yan. Food bowl nila. Sana po maiwasan po natin may naiiwan na pagkain dun sa kainan ng mga aso natin kasi po nakaka-attract po kasi siya ng daga. Eh kung yung daga po pumunta dun sa kainan, umihi siya doon tapos kinain pa nung ating aso yung natira, pwede pa rin po yung pwede pa yung pagkunan ng leptospirosis. Yes, okay. So ano na? Okay. So yun, dagdag anong oras na ba tayo, Dok? Medyo napahaba. 12:30 na. last part na lang leptospirosis. So, siguro, ubusin na muna natin, Dok, yung leptospirosis. Tapos mamaya pong hapon, yung iba pa pong mga zoonotic diseases. Okay, so sa leptospirosis, yung control nga nung ating mga rodents, pwede tayong saraduhan natin lahat ng pasukan or maglason tayo. Sa ingatan lang natin yung pet natin na magkaroon ng access dun sa, tawag dito dun sa pesticide. Then, siguraduhin natin na malinis yung paligid. Yes, so, kasi hindi naman papasok yung mga ganun na animal kung wala silang alam, wala silang natandaan na food doon sa lugar. Yun. Eliminate yung source ng food, eliminate yung pwedeng maging tirahan, eliminate yung pwedeng maging tirahan. Then kung hindi kaya, talagang may paisa-isa, pwede tayong mag-introduce ng pesticide para makontrol natin yung spread, yung pagdami nitong mga daga. Then para din mabawasan na yung lumutang na daga doon sa mga. So yun lang naman siya. So, siguro dagdag na lang to pero part na sa human. Kung ma-observe nyo yung ganitong symptoms sa human, high fever, headache, nanginginig, yung pananakit ng mga muscle, vomiting, yung jaundice na tinatawag, yung naninilaw po. Then, we have abdominal pain din, sumasakit yung tiyan. Diarrhea, then rashes, so better to consult your physician para po ma-diagnose ng maayos. Kasi talagang yung pinakang common problem nito is misdiagnosis. So, yun. So, konti na lang, additional, may dalawang phase pala itong leptospirosis natin. Yung unang phase, in short, pwede, halimbawa, yung unang phase, nagkaroon ka ng signs na ganito, yung sinabi ko kanina, gumaling ka, pwede siyang maulit. So, pwede siyang maulit in later part na mas
severe yung infection niya. Pwede ka nang magkaroon. Yung pinakang severe na part ng nitong leptospirosis na to is liver failure, kidney failure, meaning yung multi-organ. Ah, yeah, multi-organ malfunction natin, yung mga failure. So, huwag niyo na pong hintayin. So, as early as you can, better to consult your physician and consult your veterinarian for the health of your animal. No, kamusta ba lang yung prognosis natin sa mga ano? Ah, okay. Yung yung prognosis po. Actually, even may treatment tayo, hindi maganda. Hindi siya, most patient ko in clinic na leptospirosis talagang hindi niya nasusurvive. Especially the younger and the older lalo na animal. Kung late dinala sa clinic. Pag mga late na, halimbawa, napansin mo na may yellowish, napansin mo na nagsusuka, ilang araw na nagsusuka kumakain. Yung animal ko, pang ilang araw na po, pang tatlo, ha? So, sinasabi ko po sa mga pet owner, first day pa lang na may napansin kayong changes dun sa animal nyo, kasi kayo makakakita, kasi kayo yung araw-araw na nakakita ng animal, kayo yung araw-araw na kasama, kayo yung makakapagsabi kung may changes, kung may abnormal ba dun sa behavior ng animal. So, better na mapansin nyo yan, dalhin nyo po agad sa inyong veterinaryo para po ma-diagnose na siya in early stage pa lang. So, kasi pag yan lumabas na, organ malfunction, problema po yan, hindi na talaga yung susurvive. In my part, pag sa clinic, nag-duty ako ng clinic, most patients ko with this case, hindi sumusurvive. So, yun po yun. Though may vaccine, nagkakataon siguro, ibang strain. So, problema siya. So, yun. Kung sa prognosis po ng patient sa lepto, sa animal natin, mahina po. Mababa. Yeah. Wag na po nating antayin na magkasakit yung ating mga alagang hayop. As much as possible po, yung nga mga nabanggit ni Doc kanina ng prevention tips, at of course po, pabakunahan po natin yung ating mga alaga para makaiwas po siya. Yes. So, So, siguro po, tapusin po muna namin ngayong umaga ang ating segment na It's a Date. Ngayong, tapos, ipagpapatuloy na lamang po namin yung iba pa pong mga diseases na common po dito sa Bicol region. Para anong alas tayo, Doc? Ha? 3 o'clock po mamayang hapon. Sorry. Tapos, ano po, don't forget po to watch the ECAPS or yung vlog po na pre-prepare ng aming mga students mamaya pong 1:30 Mayroon po kaming prepare na videos para din po madagdagan yung ating kaalaman sa ginagawa namin, yung mga ginagawa ng mga students, yes. Then ang school, syempre, para sa community. So, if you have any questions po, type lang po kayo sa comment section at ang Extension Services Division na po yung bahalang mag-forward sa amin. Para po later po dun sa vet ko na segment ay masagutan po namin yung inyong mga katanungan. So, siguro po tapusin mo po na namin ngayong umaga. Happy lunch po to everyone and thank you so much. Thank you. See you later.